Hey guys, welcome back to my channel. Today, I thought of filming a step-by-step guide to applying a Schengen visa. Siningit ko to sa gitna ng Euro trip vlogs ko. That is because I've been getting a lot of messages ever since I posted about going to Europe. Kung paano mag-apply ng visa, kung madali mag-apply ng visa, saan magsa-start. I figured isingit ko na siya in between my series. I'm gonna put the playlist up in here. Naka 4 episodes sa tayo. And then before we move on to the second part of the travel vlogs, ilabas ko na muna to for you guys na planning ng mag-apply at mga gustong umalis and mag-try since the borders are now opening again. But before anything else, I would like to thank Brother for partnering with me for this video. To be honest, Brother talaga yung ginagamit ko na printer for almost a decade na siguro. Tapos sakto naman, I also always get a lot of messages every time na magsustory ako about printing, asking me kung ano mare-recommend ko. Alam niyo naman na hindi ako techie, but I have been using Brother for the longest time. Or I would always ask si Don to print stuff for me nung nasa office pa siya. So one random Valentine's Day, he gifted me with my own printer, and yun na yung ginagamit ko for so many years already. And sulit na ROI ko na siya because as a business owner, kailangan ko laging mag-print ng mga contracts, documents for renewing the business permit, for BIR. Tapos yung mga online businesses ko naman like Skin International and Hale, I would also always print my stickers, gift cards, gift certificates na pinapamigay ko or ginagamit ko. So ang laki talaga ng matipid ko kasi I don't need to like order online or look for a supplier to print this stuff for me. Just ask my sister to make cute layouts for me. Tapos yun, piniprint ko na lang, and at least napapersonalize ko pa yung mga bagay-bagay that I need. So now, I'm very very happy because we finally upgraded to a wireless one. Matagal ko na talagang gusto ng wireless, especially nung lumipat kami sa bahay Kubo because dalawang floors na, nung na-lockdown tayo, sa baba ako nag-work. May mga times na I need to print something. So lang, tinatamad ako umakyat to set up everything. Tapos, isang page lang naman. Then I end up na nakakalimutan ko na siyang i-print. Hindi ko na siya nagagawa. But now, kahit nakahilata ako sa baba with just one press of a finger, nagpe-print na siya. Tagal ko na talagang kinihiling na magkaroon ng wireless printer because it's such a game changer for tamad people na maraming gustong gawin in life. Like me. I know you guys can relate because we all have those days na talaga namang marami kang kailangan gawin pero wala kang masyadong energy. Ito talaga yung sobrang nagamit ko when I was preparing for our Schengen visa documents. Because one thing that you guys need to know is that you will have to print a lot of papers. Because sa Schengen visa, walang interview sa consul. So basically, you will have to prove lahat ng mga kailangan mo i-prove through the papers or the documents that you will submit. Kaya talaga namang nuknukan ang dami ng papel, lalo kung pamilya kayo, madami talaga. Meron nga ako mga kilala na bumili talaga sila ng printer because mag-a-apply sila ng Schengen visa. If you have a small business or homeschooling yung mga anak nyo, o di kaya naman mahilig ka lang mag-personalize ng mga things, or you're also a frequent traveler like me na kailangan lagi ding mag-print ng mga bagay-bagay, then I highly recommend that you invest on your very own printer. Trust me, masusulit nyo talaga siya. Doon lang din ang pumili nito for me, but he knows na ito talaga ang magagamit ko kasi madali siya unang-una for people that are not techie like me. It's easy to use. It's multifunction. Diyan ako nagsiscan, photocopy, nagpiprint, and at the same time, it is very affordable. Okay, so moving on to the step-by-step guide to applying a Schengen visa. Bale, this is my 4th time already to apply for the visa. Thankfully, never pa akong na-deny, and I always get multiple entries, which is what you would actually want if you apply for this visa. Si Don at saka yung brother ko, so first time nila, wala pa silang Schengen visas before, wala silang US visa. Tapos hindi din masyadong marami ang travel history nila compared to me. Silang dalawa ay kumbaga medyo mababa din ang chance ng pagkuha. But as long as you submit everything and prove to the embassy na capable ka of traveling there and going back, then I guess there's a high chance for you as well. Kasi nga yun, nakakuha din at na-approve din ng multiple itong dalawang kasama ko. Si Don pa, nakakuha ng 1 year with multiple entries. Kami ng brother ko, parehong
30 days lang. So, ang common na binibigay is actually 30 days. Lahat ata ng mga Schengen visa ko ay 30 days. Meron akong 90 days na existing pala, which is my French visa. But, iba ay puro 30 days lang. So, common yun. Kaya napakaswerte ni Don Lucas. Ako lang naman lahat ng gumawa nun. Pero, one year ang nakuha niya. It's really possible as long as tama yung mga pinagsasabit mo. Okay? So, ang mga i-share ko today is based on my own experience, what I do, what I submit. I guess it's working because apat na beses na siyang gumana. For those of you who don't know, Schengen visa will allow you to enter multiple countries sa Europe. I think 26 ata ang countries na pwede mong puntahan with a visa. Ang Croatia ay hindi siya part ng Schengen territory, apparently. So, kung hindi multiple ang nakuha namin, paglabas namin ng Croatia, hindi na kami makakabalik papunta sa Rome. The multiple Schengen visa will actually allow you to go around Europe freely. Kaya yun talaga yung dapat i-aim mo kapag mag-a-apply ka. Kasi mag-Schengen ka na lang din, pangit naman kung single entry lang, di ba? At the same time, it even allowed us to enter Istanbul, yung biglaan na layover namin. Kasi pwede kang kumuha ng e-visa, like parang bibilhin mo lang habang nandun ka na sa airport. Kung meron kang US and Schengen visa, kasi parang yun yung magiging supporting document mo to be able to get an e-visa to Istanbul. Very powerful talaga si Schengen na multiple visa. Ang dami ko na namang sinabi, but the very, very first step that you need to do is know and plan which countries you want to visit. Kagaya ko, hindi ko alam noona na hindi pala part ng Schengen si Croatia. Kung hindi ko agad nalaman, medyo sablay-sablay yung magagawa kong pagpaplano. And you must know yung geography. Kailangan alam mo yung magkakatabi kasi higher chance also of getting multiple entry if mukhang pinlano mo yung itinerary mo at mukhang inaral mo, hindi yung nag-invento ka lang. It's gonna save you a lot of time and money kung tama yung geography ng mga pupuntahan mo na lugar. Kasi some Europe countries, sobrang tabi-tabi na pwede kang mag-train lang or pwede kang mag-car lang or kagaya na ginawa namin sa Belgium and Amsterdam, literal na tinawid lang namin ng isang step lang yung border. So, kailangan mo talaga intindihin muna kung ano yung mga gusto mong puntahan. That's the very, very first and important step because it will lead you to step number 2. Once alam mo na kung ano yung mga bansang gusto mong puntahan at gaano kakatagal sa mga bansang yon, then you can finally choose which embassy to apply your Schengen visa. Essentially, kailangan dun ka mag-a-apply or mag-submit ng documents sa bansa na pinakamatagal kang magsistay for your whole duration of vacation sa Europe or yung point of entry mo. So, maalin sa dalawang yon. So, example, the first time na nag-apply ako, we went to Venice, Milan, Amsterdam, Belgium, and then Paris. Nag-apply ako sa Paris. Pero yun ang exit point ko. Kasi dun kami pinakamatagal. 2 days, 3 days, 1 day, 2 days, tapos 5 days sa Paris. So, dun ako nag-apply sa French Embassy. The second time, wala akong planong itinerary talaga. But I know na I needed multiple kasi gusto ko yung random lang. May friends akong pupuntahan. So, confident ako. But hindi ko siya masasuggest kung mga first-timers kayo. But I know na sa Milan ako unang pupunta. So, I applied sa Italy na VFS. Itong alis namin na to, we planned on going to Amsterdam, of course Croatia kasi nandun yung retreat, and then Spain yung napili kong isa, or Germany kasi yun yung mga malalapit. Ang ginawa ko, since sobrang pressed na ako sa time, dahil pinaplano ko to 1 month before our trip, naghanap na lang ako ng embassy na may earliest available appointment, and pinakamaaga ko nakuha is Netherlands. So yun, doon na lang kami nag-apply, and doon na lang namin hinabaan yung stay namin, tsaka doon yung point of entry namin. So, pag alam mo na kung saan ang point of entry mo or saan ka magsistay ng matagal, then i-google mo na lang yung VFS, kunwari, Netherlands. So, VFS Global Netherlands Philippines. Doon mo makikita ngayon yung website, yung address, ganyan. VFS, ano to? Ito yung agency kung saan ka magsasubmit ng mga documents mo at sila ang magsasubmit sa embassy. Correct me if I'm wrong, but I think ito lang ang way para mag-apply ng Schengen visa dito sa Pilipinas and some other parts of the world. Kasi nung nag-apply ako when I was still in Dubai, VFS din kami nag-submit. So, ito talaga yung agency na accredited. Pagka Spain, BLS naman. Pero mas common talaga yung VFS. So, i-google nyo na lang and then you will find everything from there. Pag nahanap mo na yung pinaka-website na tama, then it's gonna lead you to getting an appointment and printing or downloading the application form. Pagka nakakuha ka na ng appointment, you will also have to pay online na rin. And may mga additional pwede mo pang idagdag dun sa babayaran mo, like kung gusto mo mag-lounge, photo. So, pwedeng magdala ka ng visa photo, pero ako personally, palaging nag-add na lang ako
para sure na tama yung magiging size tsaka yung itsura ng picture ko. Doon ako nagpapapicture. Para tsaka parang hindi na rin ako pupunta sa mall para magpapicture. So doon ko na ina-add, parang that's 150 pesos. Tapos meron ding SMS fee. Choice mo yun kung gusto mong magbayad for the SMS, means i-update ka nila pagka na-submit na sa embassy, kapag pupunta na sa'yo. To be honest, etong huli sa Netherlands, hindi ko siya masasuggest kasi wala ko natanggap na kahit isang text. Sayang ang 150 pesos ko. Pero nung nag-a-apply ako sa France tsaka sa Italy, talaga namang sulit kasi nagte-text talaga sila at nag-a-update talaga sila lagi. So, bahala kayo, pero hindi naman siya required. Ang babayaran nyo dito sa online is iba-iba. Sa Netherlands, ang binayaran ko is 700 pesos ata for everything. SMS, photo, and the appointment. Tapos, pagdating mo na doon sa araw ng appointment mo, dun pa yung iba mong babayaran. But in total, I think applying for Schengen visa, mga babayaran mo is about 5,000 to 8,000 the most. Kalimutan ko na exact, but depende sa add-ons. And then number 3, you have to prepare na your documents. May mga VFS din na may checklist, so medyo mas madali pag ganun kasi at least alam mo na. I think most of them naman meron. Pero ito yung mga sinasubmit ko personally, yung akin mismo, of course. Syempre yung visa application form, yung passport nyo, tapos photocopy. Yan, kaya gamit na gamit ko talaga ang printer ko dito because kailangan mo i-photocopy every single page of your passport na may tatak at may visa. I remember the second time na nag-apply ako, hindi ko yun ginawa. Usually, hindi siya ilalagay sa checklist it. Pagdating nun, hinanap sa akin. So, dun pa ako nagpa-photocopy. Sobrang mahal. And daming ang pages ng aking passport na may tatak. So, yun. Make sure na i-photocopy mo every single page na may tatak. You also have to submit any of your previous Schengen visas if you have. Kahit mga nasa dati mo ng passport. Basta lahat ng mga naging Schengen visa mo, i-submit mo rin yun. Photocopy. And then, if meron kang mga current visas like US visa, photocopy mo yon. If meron ka man na US visa na expired na rin, tapos hindi ka nakapag-renew, isama mo rin yun. Kasi it's also an added document to prove na you are capable of traveling. And then, travel insurance, dapat may coverage ng 30,000 euros if I'm not mistaken. Pero ngayon, mas important na may coverage din ng COVID, of course. So make sure na naka-indicate doon na covered yung medical expenses mo if in case magka-COVID ka while you are sa Europe. Very important din na naka-indicate doon yung mga mismong bansa na pupuntahan mo, na i-cover nila. Ano, nagpunta ako sa Bora Bora. Bora Bora is part of the French territory. Buti na lang na double check ko kasi doon sa application form, nilagay ko naman French Polynesia tsaka United States. Nung sinend na sa akin yung policy, nakalagay covered in all countries except, tapos nakalagay doon yung French Polynesia. So buti nabasa ko kasi hindi ako ma-approve kapag na-submit ko yon. So make sure na yung mabibili yung travel insurance, naka-indicate talaga doon yung mga mismong bansa na isasubmit mong pupuntahan mo para walang maging issue. Kung may kilala kayo mga travel insurance agent, or pwede maghanap online. Fill-upan mo lang yung form online, pipili ka ng coverage. Babayaran mo online. So yun na, mai-email na agad sa'yo. So super bilis. Ang coverage namin ay 45,000 euros each. Pinili ko lahat ng mga premium na ganun kasi nakakatakot nga mag-travel sa panahon ngayon. I always also add additional days just in case ma-delay or gusto mong mag-extend. So halimbawa, 15 days lang yung travel mo. 20 days yung binibili ko. Parang binayaran ko is mga 2,800 each kami. I also submitted an invitation letter from Young Living for the retreat. If tourism lang talaga yung pakay nyo, then you don't need this. Of course, e-ticket na flight reservations of all of the flights na you will do. Galing sa Pilipinas, pag nandun ka na, kung may mga cross-country ka, kung may mga flights ka man, kailangan mo na yun i-submit. Kung mga trains, kailangan mo yun i-submit lahat yon. You don't need to like have the final na ticket na bayad na talaga. You can actually submit yung reservation na e-ticket lang. You can get these from travel agencies. Nabibili din siya. Tinatawag siya na dummy booking. Usually 500 per ticket or 1,000 per ticket. So, depende sa agency na mahanap nyo. Very important na magmamatch yung mga tickets na isasubmit mo sa itinerary na isasubmit mo din. So, 5 tickets yung sinubmit namin at pinakita doon. Of course, you also need a confirmed reservation sa mga accommodation. I mean, sinubmit namin yung reservation namin sa Croatia Hotel na bigay niyang Living. And then the rest, since hindi pa naman nga kami sure kung ma-approve kami, sa booking.com lang. Pili ka lang ng anything. Pero syempre, kailangan magmamatch pa yun. Kunwari, aunti lang ng pera mo, pero mga binubook mo puro mga 5-star hotel. So, di ba? Kailangan makatotohanan. Look for something that has free cancellation. Kung hindi man ma-approve, you can cancel anytime. Or kung magbago man yung itinerary nyo, pwede
pwedeng palitan, pwedeng i-cancel. Again, magmamatch yung mga sinubmit mo na dates ng flights sa mga dates ng mga accommodation tsaka sa mga lugar. Match talaga dapat lahat yan. Walang room for mistakes para hindi ka masilipan ng mga pwede mo pang ika-deny. Kaya talagang dapat isa-isa mo siyang gagawin para hindi ka ma-overwhelm at talagang dapat you will check every single dates and details. I also submitted the certificate of membership from Young Living because that's one of my source of income. Kung empleyado ka, then you submit certificate of employment. Like what I did for my brother, submit siya ng certificate of employment niya sa regular job niya plus the certificate of membership niya sa Young Living. Kumbaga yun yung mga proof of income namin. Si Don yun din yung certificate of membership din ni Young Living. In my case, yung business permit ng Kuku Vlogs and then yung DTI registration ng Hill Activewear. Si Don, sinubmit din namin yung business permits at SEC ng mga gyms namin. So, lahat ng mga pwede mo isubmit that will show yung trabaho mo, kung saan ka kumikita. Kung employee ka, also submit the approved leave of absence ng mga dates na ina-apply mo. Tapos, payslips, yan, yung mga yan. Very, very important din to. And kung may ganito ka, isa to sa malaking factor para ma-approve ka is your most recent ITR. May ITR ako, si Don may ITR. Yung brother ko, form 2306 ata yung binigay ng accountant ko for him because he's an employee. Then lastly, your proof of pera. You need to submit your bank certificate. Request mo mismo sa branch of your account. Nakalagay dyan yung ADB, which is the average daily balance of your bank account, plus yung mismong laman ng bank account mo sa araw na nirequest mo yon. Apart from that, di pwedeng yun lang. Kasi pwedeng dayain yun. You also need to submit at least 6 months banking statement. Kung halimbawa, sinubmit mo yung bank certificate mo, tapos 1 million yung laman. Pero kahapon lang nilagay. Nakita yun sa banking statement. Mas may chance na ma-deny ka. In compared to submitting a bank, siguro mga 30,000 lang, 50,000 lang yun laman. Pero they would see the movement of your money dun sa bank statement mo. Kasi yun ang pinaka-important. Yung nakikita nila na nakakapagbayad ka ng bills at nakikita nila na regular may pumapasok na pera for the last 6 months, then mas mataas yung chance ma-approve ka. Yung kapatid ko, mayroong 120,000 sa bank account niya. Tapos yun, may movement kasi he also gets his salary every month there. Mission niya sa Young Living every month. Doon din ako nagpapadala sa account na yun. Sweldo ko sa kanya for Kuku Vlogs. And then he also pays his bills from online banking. Kaya yun, kita na may movement. Nakakapagbayad siya ng bills at meron siyang kinikita every month. So mas may chance na ma-approve ka if you can prove na may labas-masok na pera sa bank account mo. Tapos konti lang yung pera mo sa dulo. Kasi it's more realistic than having a big amount of money there just to show money. Pero yung movement, wala naman. Big factor din kung ang isasubmit mo is a bank account that you've had for quite a long time already. Yung established na. Kahit wala masyadong laman, pero sobrang tagal mo ng account yun at maraming nangyayari dun, then mas realistic yun compared to bagong bank account tas maraming laman. Personally, ang nasubmit ko palagi, isang bank account ko na walang movement, pero maraming pera dun. Dun ako nag-iipon. And yung BDO ko na nandun talaga lahat ng labas-masok ng pera. And submit as much bank accounts if you can. Basta yun yung concept. For my brother, yung GCash, sinubmit na rin namin because he's a manager of Axie. So I think doon ang mga transactions nila. Pinrint niya yung transaction records niya sa GCash to prove that he gets money na pumapasok sa GCash niya at he pays his bills. You can also submit credit card statement of account mo that would show yung iyong limit. It can prove pagdating mo dun sa Europe, may mawawaldas ka. Dati hindi na ako nag-submit ng gano'n, nung ako lang naman. But now, mas marami ako sinubmit because dineclare ko si Don at saka yung brother ko na empleyado ko sa Kuku Vlog. So apart from yung kanilang mga business na iba at empleyado sila at yung Young Living nila, dineclare ko pa sila na empleyado ko. So I need to prove na kaya ko silang gastusan pagdating doon. Then nag-submit din kaming lahat ng aming mga certificate of investments and insurances. First time ko ding ginawa to. I just heard this from other people. Kasi 'di ba most of us hindi naman sa bank nag-iipon kundi sa mga investments, mutual funds. It can prove na we are capable of paying something like this every month. Submit din kami of course mga deed of sale ng mga properties namin. So kahit ano na pwede mo ma-submit mo. Photocopy and print everything.
with your brother printer. So, unti-unti nyo lang pagpre-prepare para hindi kayo ma-overwhelm. Next, ito na yung pinaka nakaka-overwhelm, which is preparing the itinerary and your cover letter. Dito na magkakatalo. Yung detailed itinerary, actually, pinaprepare ko lang siya sa notes ko. Tapos, sinisingit ko na siya sa cover letter. So, very simple lang, pero nakalagay talaga yung mga plano mong gawin. Ito ay, sa pag-submit mo lang naman, pwede mo naman itong baguhin eventually pag na-approve ka na. Basta, gusto mong makita nila if you're really applying because you want to do something there. But again, you have to make sure na itong mga ilalagay mo dito will match all of your dummy bookings ng flights at saka ng accommodations. Then, minsan yung itinerary, isa o dalawang araw ko siyang ginagawa. Tapos, ine-edit-edit ko. Pag siya mukhang makatotohanan. And then, of course, yung cover letter. Ito yung pinakamahirap for me, but I think ito talaga yung make or break ng any application. Dito talaga sila nagbe-base because cover letter is basically sulat mo sa console na magbabasa. Kwento mo sa kanya, ba't gusto mong pumunta, ba't ka nag-a-apply ng multiple visa. Kasi nga, walang interview. So, dito ka i-judge. Mga kilala ko na hindi nagsasubmit ng cover letter. Some na-approve, some hindi. But, nung mga bago pa lang ko, yun ang laging advice sa akin. Like, really put an effort in making your cover letter. So, ichichika mo talaga dyan ng bonggang-bongga. Ako, nilalik ko talaga dito, like, I really want to go to Spain, to go shopping in Zara. Yung mga ganon, very detailed. To dati, nung bago ko, I really want to go to Paris because it's my dream to eat some crepes in front of the Eiffel Tower. Yan yung mga ganyan. So, ginawa ko muna yung sa akin. Ang nilagay ko nga, gusto ko mag-shopping. Tapos, since nag-open na ulit yung border and may free trip ako from Young Living, then why not itodo ko na? Kaya gusto ko ng multiple visa para marami akong mapuntahan kasi na-miss ko mag-travel. Yun din yung ginamit kong letter for my brother, tapos in-edit ko. Nilagay ko na, I'm a chef, I want to eat different cuisines, try local tapas in Spain, yung mga ganon. Tapos kay Don, yun lang din. Tapos in-edit ko, I want to experience biking around Amsterdam because I love biking here in the Philippines. My girlfriend told me she went there and nagbike-bike siya. So, gusto kong magkasama kami holding hands while biking. Ganun lang. Mas kailangan mo talaga ikwento dun na you are excited to go to Europe. Basically, mas liligawan mo kung saan kang bansa nag-a-apply. So, kagaya kami sa Netherlands. So, gusto mong pakita sa kanila nagagastos ako sa bansa nyo. Nilagay ko nga na favorite city ko ang Amsterdam. That's why I'm bringing my brother and my boyfriend there because I really love your city, I love your country, and I want to go back and I want to show it to them. Of course, nilagay namin na the main purpose of this trip is going to Croatia. Para alam nila, kahit nagagastos ako sa bansa mo, kailangan ko pumunta ng Croatia. Kasi baka mamaya, hindi mo in-emphasize na you want to go to Croatia pa and you want to go shopping in Spain pa after. Baka single entry lang ibigay. So yun nga, nakalagay din dun. I want to maximize the travel to Europe because ang tagal nating nakakulong, 2 years, tapos ngayon pwede na ulit. So, ito, doon na natin. Ganon yung gist ng aming cover letter. Yun, liligawan mo talaga sila sa cover letter. Yun lang yung maganda sa pag-apply sa Schengen compared sa US. Kasi sa US, pag hindi ka na niya bet ng consul, no na, wala ka na pwedeng explain, wala ka na pwedeng sabihin, bye, get out of my face, you cannot change my mind. Ganon ang mga consul sa US Embassy. Pero sa Schengen, pwede mo isulat lahat. Pwede kang magkamali kasi pwede mong burahin bago mo isubmit. Yun yung mga may hirap na parts. And then, the next one is just wait for your scheduled day and time and then you go there, you submit it to the VFS. Yes, kailangan ng personal appearance kahit na walang interview. Pero agency lang to, so hindi ka dapat matakot. Isasubmit mo lang talaga, literally. I-check nila isa-isa lahat ng documents. Kung may kulang or kung may sobra, isasoli sa'yo. Yun yung purpose ng VFS. They will check bago isubmit sa embassy. Para may chance ka pa to add yung mga kulang or palitan yung mga dapat palitan. And then, you have to really be there because may biometrics. Tapos dun ka din magbabayad, make sure you bring cash. Pagka naman kumuha ka ng appointment, malalaman mo na yung exact na babayaran mo pagdating dun. Kasi cash talaga, hindi pwedeng card. Pagkatapos nun, you just wait for the results. You won't know kung nakapasa ka or hindi, kung multiple or single. Malalaman mo lang talaga pagdating ng passport mo sa bahay mo. So, kasabihan is, pag dumating yung LBC, kapain mo pag may papel na nakapa ka. Denial letter yon. Pero kung passport lang mismo nakapa mo, then most probably, you are approved kasi walang papel. Sa France, pagkatapos mo isubmit after 3-4 days, dumadating na agad yung ano, mabilis, sobrang mabilis. Yung Italy, mga 7 to 10 days ata, if I'm not mistaken. And then itong Netherlands, medyo matagal-tagal siya. Ang sabi sa amin ay 15 to 30 days. Swerte kami at dumating naman siya ng 10 days. Pero yung kasama ko, 15 days, tapos yung iba, umabot ng 20 days, ganyan. Yung
France known for being fast. That is basically the step-by-step things that I do whenever I apply for Schengen visa. Hindi ko alam kung gaano kahaba to, but I just really wanted to give you every single detail to be able to help you. I hope na impart ko sa inyo ang lahat ng mga kailangan nyong malaman. Apart from this video, you can always also Google, research. Marami naman din mga Facebook groups na mga natutulungan. For me personally, nadadalian ako sa Schengen visa as long as kompleto lahat ng documents mo at proof mo na you are capable to spend money there and you have established reason to go back to the Philippines. Yan lang itatak mo sa mind mo pag nagpe-prepare ka ng documents. At the end of the day, just be honest. If may kulang, tas feeling nila nakalimutan mo lang or kulang lang, tatawag sila sa iyo to ask for you to submit it or to verify it. I think may one time na natawagan ako. Kung sa Italy ata, meron lang silang double check sa call. Tapos yun, okay na, na-approve multiple pa rin. Yeah, may mga chances, kumbaga. Tapos if na-deny ka, you can still try to apply sa other embassy, other countries. Just follow all of the steps that I provided. At bumili kayo ng brother printer para colored ang isasubmit nyo at mapuprove nyo, ay, colored ang na-print. So, ibig sabihin, may pambili ng ink. Mayaman si girl. Please tag me if ginamit nyo itong tips na ito. Tapos nakarating kayo ng Europe, I would be so happy to see. If you have any more questions or clarifications, then just put it on the comments down below and I will try my best to answer them for you. But for now, please don't forget to share, like, and subscribe because mag-road to 50k na tayo. Please help me get there. After this video, we will proceed back to our travel vlogs. Upunta na tayo sa Roma, the exciting part. Shopping time!